Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalita ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Morena Lim. Ito po ang TVNet Newsline. Ikawalo sa buwan ng Oktubre, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, Team Sakalam naghaina ng kanilang kandidatura para sa 2022 elections. Sityo Panaligan, Barangay Kamilmil, lockdown sa looban ng 2 linggo. At matapos ang COC filing, COMELEC nagpaalala na hanggang October 31 na lamang ang pagpaparehistro. Sa detalye ng ating mga balita, sa ilalim ng COVID-19 Adjustments Measure Program 2 o CAM 2, nasa 33,399 na manggagawa sa lalawigan na kabilang sa sektor ng turismo ang nabigyan ng tulong ayuda ng nasabing programa. Ang mga ito ay nawala ng mapagkakakitaan at hanap buhay dahil ng pandemya. Dahil ang turismo ang lubhang naapektuhan ng pandemya, maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho. Sa kabila nito, patuloy naman ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa para makapagsimula ang mga ito. Sa pamamagitan ng COVID-19 Adjustment Measures Program 2 o CAMP 2 ng pamahalaang nasyonal, nasa 33,399 na manggagawang panturismo at nasa Tourism Support Services sa lalawigan ang napagkalooban ng tulong pinansyal sa ilalim ng nasabing programa. Naging benepisyaryo ng CAMP 2 ang lalawigan sa pakikipag-ugnay ng pamahalaang panlalawigan sa Department of Tourism at sa Department of Labor and Employment na silang naglaan ng pondo sa naturang programa. Ayon sa datos ng Tourism Development and Promotions Division, may kabuo ang halagang 166,995,000 pesos ang ayudang naipagkaloob sa naturang sektor. Inatasan ang nasabing tanggapan ng mga siwa sa pagsasaayos ng mga aplikasyon at kinaukulang dokumento upang maaprubahan ang pagkakaloob ng tulong pinansyal. Base sa datos noong 2019, umabot sa 4.34 billion ang kita ng lalawigan sa nasabing industriya, kung kaya't ang lokal na pamahalaan ay patuloy na nagsasagawa ng Tourism Recovery Program para sa muling pagbangon ng turismo sa lalawigan. Samantala, matapos ang COC filing ng mga nagnanais tumakbo para sa 2022 national and local elections, nanawagan ng COMELEC sa mga hindi parehistrado na magpatala ng hanggang October 31. Mapayapat naging maayos ang daloy ng filing of Certificate of Candidacy mula 1 hanggang 8 ng Oktubre. Ayon kay Provincial Election Officer Attorney John Mark Tambasakan, wala namang naiulat na anumang insidente ng kaguluhan na naganap sa bawat tanggapan ng COMELEC sa lalawigan. Ngayon tapos na ang mga araw na itinakda para sa paghahain ng kandidatura, hinihikayat naman na nasabing opisyal ang publiko, lalo na ang mga hindi pa nakakapagparehistro na magtungo sa tanggapan ng COMELEC upang magpatala. Ipinapaalala niya na isa itong mahalagang gawain at natatanging karapatan ng mamamayan. Ang pagpaparehistro ay mananatiling bukas hanggang 31 o katapusan ng buwan ng Oktubre. Mga kaibigan Mindoreño, no? Well, ang ating voters registration ay extended. Magsisimula ulit sa October 11 at magtatapos sa October 30. Nakikiusap po ang COMELEC sa inyo na sana po ay pumunta na kayo na maagang maaga sa mga opisina ng COMELEC sa inyong mga bayan at para mapatala po kayo ng maagang maaga at hindi na po kayo magipagsiksikan sa huling araw. Na napakahalaga po ng 2022, no? Magpapalit tayo ng bagong liderato ng Presidente ng Pilipinas at of course, ang boto ninyo ay of course malaking, no? Malaking tulong yan, no? Sa of course sa ating patuloy na development ng ating bansa. Samantala, masaya na may binalita ni Attorney Tambasakan na marami na rin sa hanay ng mga katutubo ng lalawigan ang ngayon ay aktibo ng nakikibahagi at nagparehistro para sa darating na halalan 2022. Tumaasan niya bilang ng mga katutubong botante at patuloy nilang hinihikayat ang mga itong magpatala at pahalagahan ang kanilang karapatan bilang mamamayan. Ang taas ngayon, nasa 18,000 yung ano, ang IP for this 2022 election, hindi pa katapos eh. So, ang ating ano is nasa 18,000 plus. Antabayan ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. May
Iya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Formal nang naghain ang kanilang kandidatura ang Team Sakalam sa ilalim ng partidong PDP Laban. Pinangunahan ito ni Attorney Gilbert Ripmiso na nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde ng lungsod ng Calapan kasama ang kaniyang running mate na si City Councilor Maylene De Jesus na tatakbo bilang Vice Mayor at 10 konsehales ng kaniyang partido. Ang balita sa report ni Jacqueline Cal. Opisyal nang naghain ang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde ng lungsod ng Calapan si Attorney Gilbert Ripmiso para sa paparating na election 2022, kasama ang kaniyang running mate na si City Councilor Maylene De Jesus na tatakbo bilang Vice Mayor at 10 konsehales ng kaniyang partido. Sama-samang nag-file ang mga ito ng kanilang kandidatura sa COMELEC Calapan. Inantabayanan ng mga taga-suporta ng Team Sakalam ang pagdating at paghahain ng candidacy ng mga ito. Ayon kay Attorney Ripmiso, sa tamang panahon ay ilalatag nila ang kanilang mga plataforma para sa ikaayos at ikauunlad ng lungsod. Aniya, ang kaniyang naging karanasan, kaalaman at nakikita ay magiging gabay nito para sa dapat pangpaunlaring aspeto ng lungsod ng Calapan. At sa tamang oras ay aming ilalatag sa bayan ang mga balangkas na gusto namin gawin sa lungsod nito. Unang-una ay ako'y tunay na galing sa hanay ng mahirap. Kami naman ay 20 taon na nagtinda ng barbecue dyan sa gitna ng Calapan. Ako naman ay kwalipikado, nagtapos ako ng abogasya sa pamantasan ng Pilipinas at ako ay may malawak na karanasan
Nung ako'y nanungkulan bilang Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration, nakarating ako sa iba't ibang bansa. Ang kalaman, karanasan at ang aking nakita ang siyang pwedeng gumabay sa akin kasama ang sanggunian panlungsod sa mga dapat nating paunlarin pang aspeto ng ating lungsod. Ayon kay City Councilor De Jesus, ang kanayang pagtakbo bilang vice-alcalde ay kanayang pinag-asipan ng mabuti at aniya, kwalipikado siya sa naturang posisyon base sa kanayang mga naging karanasan sa panunungkulan. Sang-ayon rin siya sa mga programang ihahain ni Attorney Repiso para sa lungsod. Unang-una tayo ay siyempre pinag-aralan natin yan. Ano? Sa tingin ko naman ay ako ay capable na na tumakbo bilang Vice Mayor kasi unang-una naging barangay kagawad na tayo, naging kapitan na tayo, tayo ngayon ay nakupo bilang kunsihal at marami na rin naman tayo nagawang ordinansa. Ang panahon ngayon ay open ang posisyon ng Vice Mayor kaya susubukan ko na at nandyan nga si Attorney Gilbert Repiso na kumbaga kumatok ng ating diwa. Ano? At ako ay sumasang-ayon sa mga programa na gusto niyang ihain dito sa lungsod ng Calapan. Kabilang ang team sa Kalam sa partidong PDP Laban na kung saan binubuo ang mga tatakbong konsehal nito ni na Romel Alazar, Mike Atienza, Josa Soriano Bermudez, Roy Madrigal, Willie Malapitan, Edu Manzano, Jun Mendoza, Jubit Isuela Mora, Donna Pascua at Christian Silang. Sinuportahan naman ni Governor Yumerlito Bonsdolor, Aspirant Vice Governor EJ Falcon at Aspirant Board Member Faye Ilano ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbong kandidato sa nasabing lineup na kanilang kaalyado sa partido. Samantala, pansamantala ngayong naka-lockdown ang Sitio Panaligan, Barangay Kamilmil sa lungsod ng Calapan matapos makapagtala ng 11 na kaso ng COVID-19 mula sa 7 bahayan dito. Mahigpit ngayon ang pagbabantay dito na bagamat pinapayagan naman ang mga may trabahong makalabas ay hindi naman pinahihintulutan na pumasok ang mga hindi residente dito. Dahil sa maraming kaso ng COVID-19 ang naitala, ay sinailalim sa pansamantalang lockdown ang Sitio Panaligan Barangay Kamilmil sa lungsod ng Calapan. Simula October 8 hanggang October 21 ng buwan. Dahil sa lockdown, mahigpit ngayon ang pagbabantay sa naturang lugar. Pinapayagan pa rin lumabas ang mga may trabaho gamit ang travel pass, subalit ipinagbabawal ang pagpapasok sa lugar ng mga hindi residente. Nagtakda rin ng curfew para sa lahat ng residente mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pinagbabawal ang pagbenta, pagbili at pagkonsumo ng mga nakalalasing na inumin. At ganun rin ipinagbabawal ang maramihang pagtitipon at pagdaraos ng mga okasyon. Ayon kay Kamilmil, Barangay Captain Redemcy Fraire, nasa 191 families ang apektado ng lockdown. Sa 7 bahay dito, 11 ang positibo sa COVID-19. Ako ay humingi ng pamanhin sa kanila sapagkat alam ko naman napakahirap ang isang sityo o barangay ay mag-lockdown. Nabigla rin ako kahapon ang ina-lockdown. Nagamad na rin yan, nilimawan. Importante ang mga tao dito safety. Unang-una, kasi kagabi nga, may mga kwan sa gabi dahil nagiging natin mga bipas ay may mga samang army pag naikon. Sana matapos ito problema ito sa aking mga barangay, hindi lang sa Panaligan. Sana po mag-ingat kayo. Napakahirap po ang ating kalaban, hindi po nakita at ito ang may dalihangin. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. All right. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Cause the best place in the world is still with you. I know for a moment
create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Isang daang sako ng bigas ang ipinagkaloob sa 50 katutubong magsasaka ng miyembro ng Tribong Alangan sa Barangay Kaburo, Nauhan sa ilalim ng Programang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo sa Mimaropa. 50 katutubong magsasaka na miyembro ng Tribong Alangan sa Barangay Kaburo, Nauhan na nabigyan ng 100 sako ng binhi ng traditional upland rice sa ilalim ng Programang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo sa Mimaropa. Ayon sa DA Mimaropa, layunin ng aktibidad na magkaroon ng sarili at kalidad na binhi ang mga magsasaka na inaasahang mapararami at maibabahagi nila sa mga kapwa katutubo. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong na kanilang natanggap mula sa kagawaran dahil malaking katulungan nila ito sa kanilang sektor. Samantala, pinangunahan ni 4Ks Mimaropa Project Development Officer 1 Vince Claderic Abejo at Administrative Assistant 2 Atoy Manday ang distribusyon sa tulong nina Eric Bandugan at David Cusi ng mga Agricultural Extension Workers mula sa Nauhan Municipal Agriculture Office. Samantala, naaresto ng mga tauhan ng Nauhan Municipal Police Station ang isang lalaki na nasa top 2 most wanted person sa municipal level sa kahabaan ng Calapan South Road o Nautical Highway, Barangay Sampaguita. Ayon kay Nauhan MPS Chief Police Lieutenant Colonel Roden Fulache, kanyang inatasan si Deputy Chief of Police Lieutenant Tobinal Lagidaw na hulihin ang suspect matapos itong namataan sa nasabing lugar ng umano'y pagtangkapang paputukan ng isang barangay tanod na siyang naging susi sa agaran nitong pag-aresto. Ayon kay Deputy Lagidaw, ang suspect ay 43-anyos na residente ng Barangay Ilag, San Teodoro na may mga warrant of arrest na inisyo ni Judge Edreline Reyes ng Branch 39 noong Nobyembre 20, 2017 dahil sa kasong robbery at carnapping, gayon din sa sala ni Judge Erwin D. Mayakyak ng Branch 42 na inilabas noong Setyembre 12, 2018 kay Judge Harry Haminola ng Branch 42 at Judge Seveline Goco ng Branch 40. Nangkapkapan na ang suspect at tingnan ang mga gamit nito sa dalang itim na sling bag. Dito na tumambad ang isang caliber 38 arms core 200 na baril na kargado ng 6 na bala. Nakuha din sa bag ang 5 bala ng caliber 39 na baril, 2 heat sealed transparent sachet na naglalaman ng umano'y shabu, itim na sling bag, pera na 250 pesos, itim na cellphone, salamin sa mata, motorsiklo na sinakyan ng suspect, lighter at 2 piraso ng memory card. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.